At narito na po ang karugtong ng ating kwentong may pamagat na sa aming liblib na lugar. Karanasan naman ito ng pinsan kong babae na tawagin natin sa pangalang Razel. Nasa grade 4 siya noon at sa mga panahong yun usong-uso ang larong Chinese garter. Tuwing hapon bago uuwi sa kani-kanilang mga bahay, naglalaro muna sila ng Chinese garter sa likod ng kanilang paaralan kasama ng mga kaibigan niya at madalas nila yung ginagawa. Hanggang isang Biyernes ng hapon, umuwi itong si Russell na hirap sa kanyang paglalakad. Akala ng nanay niyang si Tita Liza na ipitan lang ito ng ugat kakalaro ng Chinese garter sa likod ng kanilang eskwelahan. Yan kasi ayaw umuwi agad. Puro laro yung inaatupag nyo. Mamaya putol na yung ugat mo sa paa. Batang to. Pagsisermon ng nanay niya. Ngunit nung sumapit na ang hating gabi, nag-alala ang lahat dahil naghihiyaw na sa sakit itong si Razel. Iyak na ito ng iyak na parang ang tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. At dahil driver naman ng ambulansya ang tatay niya, agad nila itong dinala sa hospital. Noong sinuri ng mga doktor, nagugulumihan sila dahil wala namang sakit ang pinsan ko. Nang dahil doon, kinakailangan pa ng mas malalim na pagsusuri. Inabot ng isang buwan no, mahigit pa ang pananatili nila sa hospital. Pero habang tumatagal, mas lalo pang lumalala ang karamdaman ni Razel. Pumayat siya, nanamlay, nanghina at hindi na makalakad. At dahil hindi naman siya gumagaling at walang makitang sakit ang mga doktor sa katawan niya, doon na pumunta ang lola ng pinsan ko na isa ring albularyo. Tinignan niya si Razel at doon tama nga ang hinala nila. Hindi ordinaryong karamdaman, hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa pinsan ko kundi kagagawa ng isang engkanto. Ayon kay lola niya, papasok pa lang siya sa silid ng pinsan ko sa hospital, may nakita na siyang mga engkanto na nakaabang, nakatingin kay Razel sa labas ng bintana. Tinanong niya ang pinsan ko. Daya po, bago ka napilay, pag-uwi mo sa bahay, ano bang ginawa mo sa paaralan? Naglaro lang kami ng Chinese garter sa likod ng school, Lola. Tapos, bigla na lang sumakit yung paa ko. Ay, huwag ka nang umiyak, Apo. Huwag kang matakot, maaayos din itong lahat. At habang tinatawas ang pinsan ko, maya-maya noon sinabi ng lola na nakasagi di umano. Nangingkanto ang pinsan kong si Razel sa paaralan kung saan sila huling naglaro. Galit na galit umano ang mga ito na talagang sumunod hanggang sa hospital. Sa mga sandaling yon, nariyan lang daw ang mga engkanto sa labas ng bintana dahil kukunin nila si Razel. Binabantayan umano nila ang pinsan ko at pumapasok din sila sa loob ng kwarto. Nagkwento si Razel sa lola niya. Sabi nito, tuwing hating gabi raw, mayroong dalawang lalaking maitim at maputi ang bigla na lang sumusulpot sa gilid ng higaan niya at titig na titig sa kanya. Sabi naman ng lola, palibutan daw ng asin ang gilid ng higaan ni Razel nang sa ganun ay hindi makalapit sa kanya ang dalawang engkanto. Lumipas ang ilang araw nang dahil hindi naman gumagaling ang pinsan ko at alam ni lolang mas lalala pa ang kondisyon niya kaya nagdesisyon na sila na ilabas na lang ito ng hospital lalo pat napakalaki na ng bayarin nila noon. Sa bahay na lang ipagpatuloy ang mga gamot niya. Ganun na nga po ang nangyari. Pumirma na sila ng waiver at inilabas si Razel sa hospital. Sa bahay, sinimulan na agad ng lola ang paggagamot sa kanya. Kinabukasan noon, Day Liza, magpakatay agad kayo ng baboy. Magluto ng putahe na walang halong asin. Bilisan nyo at gagawin natin yung alay sa mga engkanto
Yung nakataling biik? Eh, biik ba yon? Parang matanda naman na itsura ng baboy na yan. Baka kamo katawan niya biik. Yun po na ibig kong sabihin. Ay, katay na yan. Huwag ka nang maghinayang. Ilang dekada na yung nakatali dyan, hindi pa tumataba eh. Baka nakakain yan ng plastic. Ialay na lang sa mga engkanto. Sige po. Pagsasangayon ni Tia Liza. Nung nakahanda na ang lahat, mag-aalas 6 ng gabi, agad pumunta si Lola kasama si Tia Liza sa likod ng paaralan kung saan huling naglaro at nakasagi ng engkanto si Razel. Pagkarating sa mismong lugar sa ilalim ng puno, agad inilapag nila Lola ang daladala nilang pagkain. Nag-usal ng mga dasal at inausap ang mga engkanto. Kwento ng Tia Liza ko, nagsasalita umano si Lola na parang may kausap itong hindi nakikita. Tanggapin niyo itong alay na aming pagkain. Masarap yan, walang lasa, wala yang asin. Patawarin niyo naman ang apo ko. Wala naman siyang kasalanan sa inyo eh. Hindi naman nila kayo nakikita. Sandali. Tikman muna namin. Muraga, dubok naman eh. Pertinggay apagyot sa karne. Pero lami siya. Sige, sige. Humingi ng tawad ang lola niya dahil hindi naman sinasadya ni Razel ang pagkasagi sa isa sa kanila. Maya-maya nun, ayon sa tiyahin ko, gumagalaw raw yung mga nilapag nilang pagkain sa ilalim ng puno. Sabi naman ni Lola, yung mga sandaling nakikita ng tiyahin kong gumagalaw ang pagkain, tinanggap na umano ng mga engkanto ang paghingi ng paumanhin ni Lola. Tinanggap na rin nila ang pagkain kaya yun gumagalaw. Pinatawad na pala nila ang pinsan kong nakasagi sa isa sa kanila. Simula noon, maniwala man kayo o hindi, bahala kayo sa buhay nyo, unti-unting gumaling ang pinsan ko. Hindi na sumasakit ang paa niya, bumalik ang dating sigla hanggang sa nakalakad siyang muli. Hindi nagtagal, tuluyan talaga siyang gumaling. Naging leksyon ang mga pangyayaring yon sa pinsan kong si Razel. Simula noon, natuto siyang magbigay respeto sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga kataganga. Tabi-tabi po, lalong-lalo na sa mga lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga hindi nakikita. At eto naman po ay karanasan sa kababalaghan ng aking ama na tawagin natin sa pangalang Papa Toto. Nangyari to dito pa rin sa lugar namin sa Negros. Si Papa Toto ay isang sugar analyst dito sa bayan namin. Hindi naman po sa nagmamayabang pero gwapo. Isoy at matangkad ang ama kong ito kaya habulin siya ng mga babae kahit paman. Noong mga panahong mag-asawa na sila ni mama at mayroon ng mga anak. Pero hindi naman pumapatol si papa. Mahal niya kaming pamilya niya at sa katunayan nun maaga siyang umuwi ng bahay kapag natatapos na ang trabaho niya sa hapon. Ngunit isang araw nun, bigla na lang nagbago si papa. Napansin ni mama na madalas itong hindi nagsasalita. Nung tumagal, kapag uuwi siya ng bahay sa hapon, agad itong nagbibihis ng panibagong damit tapos aalis at ang tungo niya ay parang papunta sa burol sa may sementeryo. Naging madalas na po yun kaya nagduda na si mama nun sa kanya na baka may kalandian na itong ibang babae sa may sementeryo. Nang dahil doon, minsan isang hapon palihim siyang sinundan ni mama. Hindi nga si mama nagkamali, sa may burol sa simenteryo pumupunta si papa. Nagtago lang si mama noon habang pinagmamasdan niya si papa. Kwento ni mama, parang nasisiraan daw ng bait si papa. Paano kasi, nakaupo umano ito sa malaking bato tapos nagsasalitang mag-isa. Yung mga kamay, ginagalaw na para talagang may kausap. Kumunot ang noo ni mama noon na ayon sa kanya, parang nababaliw na raw si papa.
Makailang ulit niya pa itong sinundan, pero ganun daw talaga ang kanyang nadadatnan. Nag-iisa lang ito, kumintab na lamang ang inuupo ang bato na para bagang yun din ang kausap nito. Nang dahil sa pag-aalala sa mga kakaibang ikinikilos ni Papa, agad pumunta si Mama sa isang kilalang albularyo, pinatawas si Papa. Doon ay nalaman na may isang hindi nakikitang babae ang nahuhumaling kay Papa. Isang babaeng engkanto. Ginamot siya ng albularyo. Matapos nun, naging okay naman si Papa. Fast forward po tayo. Lumipas ang 10 taon, kinakailangan naming lumipat ng bahay dahil tatayuan ng eskwelahan ang lugar at matatamaan ang mismong bahay namin. Ganun na nga po ang nangyari. Lumipat kami dun sa may burol sa simenteryo, malapit sa may bato kung saan nagtatagpo si Papa at yung babaeng engkanto. Nag-alala si Mama na baka babalik daw yung babaeng nagpapakita sa kanya dati. Ang lugar na nilipatan namin doon, napakalawak nito at walang ibang naninirahan kundi kami lang. Kapag sasapit na ang gabi, wala ka ng ibang maririnig kundi mga tinig lamang ng kuliglig at iba pang hindi pamilyar na huni ng mga hayop. Talaga namang nakakatakot. Madalas kapag 6 na ng gabi, nakakarinig kami ng iyak ng isang sanggol. Yun bang parang kakapanganak lang nito? Pero kung iisipin, wala namang ibang taong nakatira sa lugar. Walang ibang kalapit bahay kundi kami lang. At kapag sasapit na ang 10 ng gabi, kadalasan nating gabi, naririnig naman namin ang iyak ng isang babae. Sa silong ng bahay, nakakarinig din kami ng parang may kung sino ang nag-uusap doon at parang nagtitimpla sila ng kape. Pero pag sinilip sa mga siwang ng sahig, wala namang tao. Sobrang nakakapangilabot ang naririnig namin sa lugar na yon kada gabi. At sa mga panahon na yon, wala kaming magagawa kundi baliwalain na lang ang mga nagpaparamdam sa amin doon. Katagalan, nasanay na lang din kami. Hanggang dumating ang katapusan ng Disyembre, lahat kami nagtipon-tipon sa bahay ni Lola upang doon ipagdiwang ang bagong taon. Si Papa naman, gabi na nung pauwi siya galing sa Sabungan. Ang tatahakin niyang daan ay doon sa may simenteryo. Nagtaka kami dahil umabot na lang ng 10 ng gabi, hindi pa nakakauwi si Papa. Siyempre, alalang-alala kaming lahat noon kaya hinanap namin ito. Sinalubong ang mga posible niyang daanan pa uwi pero hindi namin siya nakita. Mag-aalas 11 na ng gabi noon, umuwi ako sa bahay namin na baka andun lang si Papa. Hindi nga ako nagkamali, naroon ito at kakauwi lang din niya galing sa Sabungan. Galit na galit ito at nagmumura. Kinuha niya ang sumpak, dumiretsyo sa bagong pamilya na nakatira raw malapit sa may simenteryo. Nung ando na siya, nagpaputok ng baril sa lupa. Nagsisigaw sa labas ng bahay, panay mura at sinabing, "Lumabas kayong lahat dyan! Ang aswang kayo! Pangina nyo, bibiktimahin nyo pa ako! Bago-bago nyo lang dito ha! Ang lakas ng loob nyo! Labas! Pangina nyo ha!" Yung bagong pamilya naman, takot na takot sa ginawa ni Papa. Ni isa sa kanila, walang lumabas. Ilang minuto pang lumipas, bigla na lang kumalma itong si Papa. Agad siyang bumili ng maraming tinapay at soft drinks, ibinigay doon sa pamilya. Humingi siya ng paumanhin sa nagawa at agad naman siyang pinatawad ng pamilya. Nung naroon na kami sa bahay ni Lola, pagkukwento ni Papa, nung papauwi na siya habang tinatahak ang daan, laking pagtataka niya dahil bigla na lang daw nawala yung daan. Puro matataas na talahib na lang ang kanyang nakikita at yung Sabungan andun pa rin daw sa taas sa likurang bahagi niya
kung saan siya nanggaling. Para umanong hindi lumalayo na parang andun lang siya sa lugar na yon. Naisip ni Papa na baliktarin ang damit niya. Matapos gawin yon, doon na niya nakita ang daanan patungo sa amin. At habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang isang pamilya na bago lang nakatira sa lugar. Yon ang pinagbuntungan ng galit dahil makailang ulit na siyang dumaan sa lugar na yon. Hindi naman ito nababagat dati. Naghinala si Papa na baka ang pamilyang yon daw ang may gawa. Kaya nung nakauwi siya ng bahay, galit na galit nitong binalikan ang nasabing pamilya. Pero sabi ni Papa, hindi siya sigurado kung ang pamilya ngang yon ang may gawa. Wala naman daw siyang pruweba kaya matapos makapagpaputok ng baril dala ng galit, nakonsyensya ito. Naawa siya sa pamilya lalo na't magbabagong taon nun kaya yun nga, bumili ng maraming pagkain at humingi ng pasensya. Alas 11 pasado na nun. Malapit ng magbagong taon kaya nagtipon-tipon na kaming lahat sa bahay ni Lola. Maya-maya pa, bigla na namang nawala si Papa. Hinanap namin ito pero hindi namin makita. Ilang sandali nun, dumating naman si Tia Liza. Nung malaman niyang hinahanap namin si Papa, sinabi niyang nakita niya raw si Papa na kausap si Manong sa labas. So yun, agad naming pinuntahan si Manong pero nung makausap namin ito, nagtaka kami dahil hindi naman daw niya nakausap si Papa. Eh sino yung nakita ni Tita Liza? Nasaan na naman kaya si Papa? Napatanong na kaming lahat noon. Natataranta lalong-lalo na yung kapatid kong buntis noon na kabuwanan pa naman niya dahil yun nga bigla-bigla na lang nawala si Papa. Ang ginawa namin, pinuntahan na yung mga ibang kalapitbahay sa lugar. Humingi na ng saklolo upang mahanap ang aming padre di pamilya lalo na't magbabagong taon pa naman. At habang hinahanap namin si tatay sa posibleng pinuntahan nito, nag-iingay kaming lahat sa daan gamit ang mga lata at kung ano-ano pang bagay na nakakalikha ng malakas na tunog. Ayon kasi kay Lola, baka tinago raw ng engkanto si Papa. Halos malibot na namin ang buong lugar noon. Huling pinuntahan, yung parte ng lugar kung saan may lumang balon. At doon, nakita si Papa ng kapatid kong buntis. Isang hakbang na lang, mahuhulog na siya sa napakalalim na balon. Napasigaw ang kapatid ko noon. Pagkakita ng mga tao kay Papa, agad itong tinakbo at dali-daling hinablot palayo sa balon. Si Papa naman, habang tinatanong, hindi sumasagot. Tulala lang ito na tila wala siya sa kanyang sarili kaya pinasuot na siya ng rosaryo. Pagkarating sa bahay, kasama ang ilang kapitbahay ni Lola, lahat kami nun nagdarasal na nakapalibot kay Papa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lang bumalik sa katinuan niya ang aking ama. Nagtataka ito kung bakit maraming tao ang nooy nakapalibot sa kanya at nagdarasal. Teka, teka. Ano bang ginagawa niyo? Ano bang nangyari? Buhay ako. Ba't parang nagluluksa kayo? At nung okay na talaga si Papa, tinanong namin ito kung saan siya pumunta, sinong kausap at kung bakit naroon siya sa may lumang balon na muntik na niyang ikapahamak. Doon pa lamang naalala ni Papa ang mga nangyari sa kanya. Pagkukwento nito, mayroon umanong isang lalaki ang sumundo sa kanya sa bahay ni Lola. Sinabi raw nito sa kanya na kukunin nila yung damit na nasa taas ng puno ng nyog. At yun nga, pinuntahan daw nila. Si Papa nun, umakyat raw sa taas ng puno at ang nasa isip niya, nakahawak na siya sa katawan at pilit inaabot yung damit sa taas. Kung humakbang pa siya ng isang beses pataas ng nyog, mahuhulog na si Papa sa balon. Ang hindi niya kasi alam, naroon lang siya sa baba at may mga engkantong nanlin lang at gustong magpahamak sa kanya. Dahil sa insidenteng yon, hindi na namin iniwanan ng tingin si Papa sa bahay. Binantayan namin ito kasama ng kapitbahay namin at lahat kami pati na sila.
Doon na kina Lola nagdiwang ng bagong taon. Hindi lang dyan natatapos ang panggagambala ng mga hindi nakikita kay Papa. Kapag natutulog siya sa tanghali, nagtataka kami kung bakit hinahawakan niya ang kanyang salawal. Tinatanong namin siya kung bakit niya ginagawa yon. Ang sagot niya naman sa amin, may mga bata umanong bigla-bigla na lang hahablutin ang salawal niya. At kung nakakatulog na siya, may isang malaking ahas umano ang pupulupot sa katawan niya. Laging ganon ang nangyayari kay Papa. Naging sagabal ito sa araw-araw niyang ginagawa. Hindi siya tinantanan ng mga hindi nakikita. Hanggang pinasuot siya ng Carmen nila ate. Simula nun, naging okay na si Papa. Balik normal ang lahat at nawala raw yung mga batang nanghahablot ng salawan, pati na yung malaking ahas na pumupulupot sa panaginip niya. Lumipas ang maraming araw noon, linggo, buwan, akala namin okay na si Papa. Yun ay akala lang pala. Minsan isang araw noon, nakita niya ulit yung lalaking sumundo sa kanya dati nung bagong taon na muntik na niyang ikapahamak. Sa pagkakataong to, marami umanong kasamang magagandang babae ang lalaking yon. Pero, iniiwasan daw ni Papa ang mga ito kapag kakausapin siya. Kapag sasapit na ang alas 8 ng gabi, umaalulong ang lahat ng mga aso namin. Yun bang, parang may nakikita silang kakaiba. Nang dahil sa mga pangyayaring yon, na parang binabalik-balikan talaga si Papa ng mga inkanto, minabuti na ni Mama na kumonsulta sa isang albularyo. Doon namin nalaman na yung gilid pala ng tinitirika ng aming bahay ay daanan o lagusan ng mga inkanto. Tinamaan ng bakod at ng isang haligi ng aming bahay kaya nagalit di umano ang mga ito, gustong kunin si Papa bilang kapalit. Ang suwestyo ng albularyo, magkatay ng baboy at pahiran ang isang haligi ng bahay, pati na yung bakod. At yun, sinunod namin ang lahat ng sinabi ng albularyo. Simula nun, matapos ang ritual, nawala ang lahat ng nagpaparamdam sa bahay namin doon, tulad ng mga iyak na naririnig namin sa gabi. Yung parang may mga nagkakapis sa ilalim, basta lahat-lahat yun naglaho. Naging okay na rin si Papa noon. Hindi na niya nakikita pa yung lalaking sumusundo sa kanya, pati na yung magagandang babae. Pero, simula nung malaman niya ang dahilan ng panggugulo ng mga inkanto, hindi na siya natutulog pa sa bahay namin doon kapag gabi. Natakot dahil baka balikan siya ng mga nasabing inkanto. Napakarami pa po nating kwento, sir, pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna at napahaba na po tayo. Maraming salamat hanggang sa susunod na kwentuhan. Ako pong muli ito, Daniela ng Negros Occidental. Ang mundong ating ginagaluhan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito, ay nais ko munang batiin ang mga members ng ating channel. Unang-una kay Len TV na 6 months member na. Kay Bayot Ako Pero Rakista na 7 months member. Kay Errol Bugoy na 6 months member na. Kay Soxar Jen Creepy Tales na isang horror channel din, no? 3 months member na po si Ma'am. Bisitahin at suportahan po natin. Kay Alvin Santiago Samsona, kay Rose Ulalia na 4 months member na. Kay Lilian Colliado na 6 months member. Kay Jason Laurinho, Lady Jackson na 3 months member na. Kay Yoshi Aki Igarashi na 1 month member na. Kay Sweet Lady Centeno na 3 months member, kay Jonizel Alviola na 3 months member,
Kay Christine also na 7 months member na. Thank you ma'am. Kay Jovi Taghap na 3 months member na. Kay Night Shift Stories na isang horror channel na 1 month member na si Sir. Bisitahin at suportahan po natin. Kay Sarah Brightman na 3 months member na. Kay Lovey Delry na 3 months member. Jackie Jose na 2 months member. Kay Jacqueline Jose na 3 months member na. Kay Burns A na 4 months member. Johnny Lynn Bio na 4 months member. Kay Georgina Batty na 5 months member na. Kay Wilma Tambuyat na 5 months member. Kay Hope Riker na 5 months member na rin. Kay Tals 2015 Katahom na 7 months member. Kay Darlene Kabatuan na 7 months member na rin. Angel Flores na 7 months member. At kay Miss Puerto na 7 months member na rin. No? Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo sa mga kabutihan nyo guys. At para naman po dun sa gusto pang sumali, no, sumuporta dito sa ating munting channel, click nyo lang po yung join button na katabi sa subscribe button. Makikita nyo po yung kung paano magbayad, no? May available po yung Smart and Globe na mga SIM. Magpa-load lang po tayo ng regular load. And yun, mau-auto shoutout na kayo kahit hindi kayo magko-comment sa ating mga latest video uploads. So yan, maraming maraming salamat po ulit. At syempre, sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo guys. At nga pala sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang po sa pinaka-latest video horror na in-upload natin. So dun po tayo kukuha ng shoutout para sa next na video. So ayan, binabati ko po unang-una si Dimples Yumi, first commentator natin. Pangalawa si Jason Laurino, pangatlo si Robina Dairo, pangapat si Maricel Naadat. At syempre kay Imelda Reyes, Michelle Cusay, kay Mary Chris Villacarlos, kay Arturo Bugs on the Mix, kay John Reynel Zacate, kay Ging Cordova, kay Joyce Rivera Soneha, Christine Olson, kay John Michael Arroyo, kay Jude's Evening Star, James Kai Solon, kay Jovi Oberos, kay Filipina Palsario, kay Story Hikes of Thoughts, kay I Love You Daw Bayot Ako Pero Rakista, kay Gina Kalunod, kay Joliet Delgado, Rosil Divino, kay Jerry Flores, kay Len TV, Bing Karaekle, kay Rose Ulalia, Tiktilaok Stories, kay Ophelia Yasin, kay Maricel Caramanchon, Frederick Labang, kay Maya Vlog TV, kay Evelyn Garcia, Jovi Agustin, kay Ma'am Christy Harm, Miss Mary Asilar, kay Ganggang, kay Sarah Brightman na nagbigay ng 20 bucks, thank you ma'am, kay Mahal Coronel, Teresita Sironi, kay Richelle Isidro, kay Bayot Ako Pero Rakista, Wilma Pascual, kay Digong Pardillo, kay Marlene Neri, Sid Vicious, at kay Craven Sabdiel de Palco. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ng notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta ninyo dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.